Kumusta mga kabayan? Mga best? Ngayon excited ako kasi kakarating lang ng order ko online sa Apple. Yung iPhone 11 nandito na. Kakarating lang. Tapos yun, mag-unboxing tayo. Tapos i-try kong maggawa ng video na comparison sa iPhone 10 XR at saka sa bagong iPhone 11 Pro Max. Ito yung iPhone 11 Pro Max. Yung price dito sa Australia sa iPhone Pro Max ay nasa mga magsisimula siya yung presyo niya ng 1,899, so mga 1,900 na Australian dollar. Yan, Australian dollar. Tapos yung iPhone 11 Pro naman 1,749, so 1,750. So kung i-convert natin ng yan ng sa piso, nasa yan? Teka na nga, kasi yung palitan yata ngayon is 34 Australian to. Tingnan natin yung palitan niya yun. 35 14. So kung ang iPhone na binili ko ay 1,900, nasa mga 66,774, yun yung price niya. So yan po, mag-unboxing tayo kung anong mayroong feature nito. Kasi last year hindi ako bumili ng iPhone XS kasi meron akong iPhone X, tsaka bumili ako ng iPhone XR para sa misis ko. Tapos ito naman yung panghuli ngayon. Kasi medyo na-excite ako dito kasi sabi nila tatlo daw yung camera. Kaya tingnan natin. Ayun pala, yung Australia pala, isa sa mga ilang bansa na kasabay mag-launch ng US. Kasi sa pagkakaalam ko, less than 20 country lang yan. Pag magla-launch yung Apple, pag i-release nila, yun lang yung mga bansa na magkaroon ng stock. Yun una, after nyan, mga 3 months bago yung ibang mga country. Yung iba pa nga, minsan 6 months pa bago ibang country magkaroon ng ng Apple product. So, ganyan yan. Dumating na yung ko. So, yan, bubuksan na natin. Yan. Po, ayan intact yan, hindi pa yan nabuksan. Ayan, ang nag-deliver is post office ng Australia. Kaya ayan. Kayang meron ito. Baka hindi yung iPhone to na inintay ko. Andahan. So yung order ko pala ay gold. Yan. Oh, iPhone. Yan, iPhone oh. Na-excite ako dito kasi gawa ng nag-vlog ako. Sabi, maganda daw yung video at saka picture quality ng kuha ng iPhone. Anong iPhone na to. Kaya yun, yung cover niya, siya black. Yan o, walang nakalagay na iPhone 11 Pro, pero yan, tapos may picture sa na tatlong camera. Yan o, nakalagay tatlong camera. Oh, yan, naka-intact pa. Tapos yung kinuha ko, 256. So, kung ilagay natin sa price kung magkano yung 256, iba naman yun. Ang pinili ko gold, tapos 256,
Ang price niya is 2,149 Australian dollar. So, i-ano natin yan? 2,150 Australian dollar times 35. So, mga 75,000 piso. Yan, guys. So, ayun. Mamulubi na naman ako nito. Yan, oh. Sus. Hindi ko alam kung buksan ko pa to o mamasaka na kasi wala akong case eh. Baka magasgas. Yung ginamit ko palang vlog ngayon, yung iPhone 10 ko, iPhone X. Tapos yung dati kong iPhone 7, tapos yung iPhone XR na sa misis ko. Tapos yung mayroon akong dalawang iPhone 6 sa taas. Tapos yung mga dati kong iPhone, binigay ko na sa ano ko, sa mga kapatid ko. So yan guys, buksan na lang natin to. Bahala nang walang ano. Yeah! Ooh! Yan! Trim! Oh, ganda! Ayan guys. Ano natin yung camera kunti para makita nyo. Ayan. Ayan. Anong laman? Oh! Ayan guys! iPhone! Yan na yun! Yung iPhone! Ang laki niya! Ikumpara natin sa iPhone 7 ng screen. Kasi ito may cover. Tanggalin ko yung iPhone 7 Plus. May cover to eh. Yan. Yan yung pinaka-iPhone niya oh. Malaki nga. Sobrang laki. Malaki yung ano. Kumpara sa 7. Sa XR, wala pa kasi yung misis ko dito. Hindi pa natin makumpara kung anong mas malaki sa iPhone XR. Tapos yan. So, buksan natin kung anong kasama niya. Eww! Sa ngayon, iba yung pagka-gold niya, no? Kasi yung dati kong mga cellphone na gold, gaya ng ginagamit ko ngayon na, ano, na iPhone X yung ginagamit ko sa video natin. Gold yan. Pero, hindi siya ganitong pagka-gold. Ang pagka-ganitong gold niya, iba. Parang shiny, ano, gold siya. Parang milky. Ganun yung pagka-gold niya. Tapos, yan na guys, yung tatlong kamera. Yan. Nabasa ko lang kasi to, napanood ko sa pag-launch ng ano sa internet, sa Apple. Mayroon daw siyang ano eh, mga specialized yung its camera niya. So, hindi ko pag anong na-review yan kasi nakalimutan ko siya yung ano, yung pagkakasabi dun. So, ito. Titingnan natin kung ano pa sa box ha. So, usual na manual. Tapos yung sticker. Manual ng iPhone. Tapos yung pin kung paano natin buksan yung lagayan ng SIM card. Nandito rin. Standard na nila. Yung sticker din nandyan. Tapos, yung ano, yung headphone. Ganun din. Hindi yung ano, yung wireless. Ano, may wire pa rin. Kagaya din ng XR iPhone 10. Ganun din yung free ng ano na earphone, hindi headphone, earphone pala, sorry. So, ang charger niya modern na yung charger niya kasi pwede na diretso sa MacBook na mga bagong generation. Hindi na siya yung gaya ng dati. You know, maliit na siya. Ano ba tong size na to? Nakalimutan ko yung pangalan ng size nito eh. So, bago na yung ano niya. Tapos, ito yung free na ano niya. Imba na. Malaki na. Kumpara dun sa unang ano, iPhone 10. Magkaiba ng itsura. Ito medyo matibay yung itsura oh. Yung charger. Oh. Maganda yung itsura. Umiba na yung itsura niyang, ng ano niya, ng flag. Ito. So, yun lang yung kasama sa ano, sa iPhone 10. Yun guys. So, headset. Earphone, sorry. Earphone. Tapos, yung iPhone 11 Pro Max. 256 GB.
Yan. Medyo malaki siya. Kaysa... Actually, parang parehas lang pala ng size. Hindi pa siya malaki, guys. Medyo malaki lang tingnan, pero parehas lang pala, oh. Parehas lang ang screen din niya. Parehas lang ng size ng ano pala? Ng iPhone 7 Plus. Pero, mas malaki yung screen. I-on natin, ha. Subukan natin kung yung screen ba niya ay full yung ano, yung display. Yeah. Ini guys.